itong trending na meya-meya na isda. Meya-meya talaga eh, no? Ay lulutuin natin ng masarap na pagkakaluto. Kaliskisan lang yan, linisin lang, alisin yung hasang, tapos hiwaan ng ganito para naman pagka niluto natin ay madaling maluto. Lagyan ng asin at ikalat dyan. Tapos maghiwa lang tayo dito ng ating bawang. Siyempre pipitin muna natin yan bago natin balatan at hiwa-hiwain natin ng ganito kaliliit. Tingnan nyo na lang. At itong ating sibuyas, balatan lang din natin yan. So katamtamang laki lang ng ating sibuyas, medium size lang to at hiwain lang natin ng pahaba. Sa luya, thumb size lang ng ating luya ang kailangan. Maninipis lang na pahaba. Kung gusto nyo mas lasang lasa yung luya, ay pwede nyo mas liitan pa ang pagkakaluto. Maghiwa na rin tayo dito ng ating kamatis at itong ating bell pepper. Sa bell pepper naman, red bell pepper. Tapos alisin lang yung buto sa gitna at hiwain lang natin ng fast strips. Dito sa isang pinggan ay maglagay ng cornstarch or harina at ilublub lang itong ating meya-meya. Ikot lang ng buo itong ating meya-meya tapos ay iprito natin. Naku, nasabay naman dito sa ating pagpiprito yung tunog ng ano ba yun? I-comment nyo naman sa baba kung anong klaseng hayop yung tumutunog. Ayan. So, tingnan nyo na lang yung pagkakaprito niya. Sigurado nga pagkakaprito natin dito, ang mas gusto natin ay yung crispy brown. Saktong-sakto, hindi sunog, hindi rin maputla. Panibagong pan, maglagay lang ng mantika. Igisa na itong ating luya. Mix-mix lang. Ilagay na natin itong ating bawang. Mix-mix pa rin. Tapos sibuyas, mix-mix pa rin. Ayan. Lagay na natin ang ating kamatis. Itong tangkay ng sibuyas ay idagdag na rin natin dito. Lagyan lang natin ng pampalasa, asin at paminta. Siyempre hindi yan mawawala kapag dito sa pagigisa natin. Usually talaga dyan pa lang ay naglalagay na tayo ng asin at paminta. Idagdag na natin itong ating carrots. So, sa pagkakahiwa ng carrots, kayo nang bahala kung paanong gusto nyo or kung gusto nyo ay may design ay okay na okay para sa presentation. Mix lang yon at lagyan lang ng konting tubig para naman lumambot-lambot itong ating carrots. Ayan. Sweet chili sauce. Ito ang ginamit kong pampalasa at para maging sauce. Itong ating sabaw. Kung wala kayo nitong sweet chili sauce ay pwede kayong gumamit ng ketchup. Pwedeng hot spicy na ketchup or pwedeng regular ketchup. Dagdagan lang ng tubig para mas maraming sabaw. Lagay na natin itong ating bell pepper. Tapos pampalapot, naglagay lang pala ako dyan ng slurry. Halu-haluin lang yan hanggang sa ganito kalapot. At pwede na yan, off heat, itoppings na itong ating green onion at pwede na itong lagay dito sa ibabaw ng ating meya-meya. O diba, yan palang nakakatakam na. Hindi lang pang restaurant na mabibili yan. Alam nyo ba na napakamahal nito sa restaurant? Eh di gumawa ka na lang, mas masarap pa at according pa sa panlasa. Tara, tikman na natin itong ating crispy sweet and sour meya-meya. Enjoy!